Guys, ito yung i-review natin na Aerox 2021. Yan. Kulay blue siya. Yung an ABS. Isa lang kasi nilabas na ABS version, no? Yung matte black lang. Yan. Ito yung i-review natin yung mga yung non-ABS. Yan. Yan siya, guys. Yon guys, what's up? It's me, Papat, and welcome to my channel. Yon. Yon, i-review na natin ngayon itong Aerox 2021 ni Boss Ile. Grabe. Ang sarap i-drive, guys. Ibang klase yung ano niya. Yung pakiramdam, pagbabago talaga. Napakaganda, guys, oh. Ganda ng handling niya, no? Talagang ang lupit. Sarap na handling niya. Tapos gumagana yung BBA doon ito pagka nag 50 na. Hindi ko lang alam kung ba't di gumagana yung BBA niya. Ha? Pero grabe, solid na itong ano. Solid na itong Aerox 2021. Grabe. Ngayon ko pala siya na-try. Solid ng ano niya, ng unbar niya. No? Iba talaga pagkabago. Ayan, nakikita niyo ba? 31 kilometers pa lang yung natatakbo nito. Asing nula pa siyang hindi pa nabibreak in. Grabe, ang ganda ng ano niya, ng handling. Oh, ganda ng handling, ng ano niya, na pati ng response niya sa throttle, no? Angas. Iba talaga pagkabagang labas yung motor, no? Talagang solid. Pati sa ano, pati sa hams, dumaan ako kanina. Ang ganda ng ano niya, ng response ng ano niya, shock niya, no? Ang lambot. Alam mo yung hindi mo ramdam na may ano, na may hams. Ganda. Yan, i-montage natin siya, no? Para no, tayo pati pagligo, oh. Diba? Solid. Ang ganda ng ano niya, ng handling. Tsaka poging-poge yung ano, diba? Yung panel. Yung panel niya na ngayon, naka harap na sa'yo, hindi siya yung naka-flat. Ngayon is nakaharap na siya, no? Mabala muna tayo rito. Yan, yan yung non-ABS version niya, no? Ayan, kulay blue. Ayan. Ang astigan nyo naman yung tsura. Diba? Solid. Pakapogi. Ayan, ano ngayon? Alas 3 yata ngayon ng hapon, no? Ayan, i-review natin siya. Yon guys, what's up? It's me, Papat, and welcome to my channel. Yon mga ka-motogrid, no? I-review natin itong Aerox 2021 or yung tinatawag na Aerox Connected. Bali, itong Aerox na to is salamat kay Boss Ile dahil pinayagin niya tayo mag-review, pati kay Boss Johan, no? Ito yung kay Boss Ile ng motor. Kakakuha niya lang, fresh na fresh pa sa kasa, bali 31 kilometers pa lang yung natatakbo. Bali, ngayon i-review natin siya kung ano ba yung pinagkaiba niya sa Aerox S nung version 1. Bali, ako kayo yung standard. Ano yung pinagkaiba nila?
Bali yung makikita natin ngayon, dito sa mukha niya, ayun yung pinakamapapansin niya nagbago, no? Lumiit. Then nagmukha siyang, sabi nila mukha siyang Honda Click, no? Then, wala nang masyado yata ang pinagbago dito sa, maliban dito sa harapan, ang pinagbago niya lang is yung sa busina. Yung lagay ng busina. Bahay dati, alam ko nakalabas siya dito. Ngayon is nandiyan na siya, may sarili na siyang lagayan, no? Then, itong fender, same pa rin. Yung disc, tsaka yung ABS sensor, at yung caliper is same pa rin. Ang mapapansin mo lang nagbago sa kanya rito rin pala is yung mga bolts niya. Dati is 18. And is puro stainless. Yan. Halos stainless, no? Yung kulay ng ano niya. Ng kanyang mga bolts. Yan. Yung gulong niya is same pa rin sa Honda, ay sa ano, same pa rin sa version 1. Then pati itong likod niya is same pa rin sa version 1. Ang size nito is, ang size nito, yan, ang size nito is 140 by 70 by 14 yung likod, stock pa rin yan. Then itong harapan naman 110 by 80 by 14, yan, stock din yan, pares lang sila sa version 1. Then ang isa nyo pong mapapansin dito, ang pinagkaiba nila sa version 1, yan, ang isa pang nagbago sa kanya is yung panel nya. Maling ngayon is mas nakaharap na siya sa driver kaysa nung dati na medyo pahiga. Yan, sa pagkabinuksan mo siya, ang una nyo mapapansin dyan dalawa yung RPM nya. Yan. Then yung kanyang speedometer, then yung kanyang odo. Ayung ano may fuel pala to, fuel consumption, then yung kanyang gas, then yung oras. Then pag-click mo tong button na to, magbabago yung ano niya, yung fuel consumption niya. Ang sasabihin kapag sinilip mo yan, magiging battery, yung battery niya is 12.5, hindi pa kasi umaandar. Then yan yung trip niya, yung pinaka ano niya, pinaka kilometers niya o yung pinaka odo niya is 32 kilometers pa lang. Then makita mo nagbabago rin yung B-belt. Hindi ko alam kung ano to. Yan yung odo niya is 32. Trip A 9.8 kilometers. Trip 2 ganoon din. Yung fuel consumption niya wala pa kasi. Ayun, itong fuel consumption niya isa is 26.5. Battery niya. Then trip, yun lang naman yung odo, yan. Yan lang may yan lang naman yung pinagbago yung sa version 2, no? Ay, sa version 1. Then same pa rin sila ng compartment. Same pa rin sila ng compartment, no? 25 liters pa rin. Kasha pa rin yung isang half face helmet. Hindi ko lang sure kung kasha yung full face, no? Pero dating ko kasha tong ano. Siguro depende sa full face na, no? Kung ano yung kasha. Then ito yung battery niya yata, guys, no? Yan. Ngayon naman, yung shock niya is same pa rin. Ayun yung downgraded na version, no? Kasi yung lobas yung bansa is meron siyang baso. Dito is parang same sa stock na version 1 pa rin. Yan, wala naman siya na pinagbago. Ito lang siguro din. Nagkaroon siya ng ganito. Saka ito pala. Ganyan siya ng parang air vent. Yan. Yan lang naman. Same pa rin naman siya, no? Yan. Ganun pa rin. May ano pa rin ng socket pa rin para sa charger. Then yun lang naman. Halos same pa rin. Halos same pa rin naman sila, guys, no? Yun lang taga nagbago lang taga yung harapan. Saka yung panel. Yun yung una mo papansin sa version 2. Pero halos sa magkapadesya sa ano, sa itsura. Ta, ito pala yung dibit pala. Yung likod niya iba na siya, no. Papakita sa inyo yung version 1 next time. I-compare natin siya sa version 1. Ah, same pa rin sila ng signal light sa likod. Pati ito. Dito same pa rin. Gulong same pa rin. Ah, itong coupler same pa rin.
Ito yata nag-iba yata yung design, no? Hindi ko lang sure, pero parang nag-iba yung design niya. Itong cover niya. Then halos parehas na sila, guys. Ito yung taga Urban, yung harapan, yung panel, yung panel gauge. Yan, yan yung mga nagbago sa kanya, guys. Yung sa specs naman, alam ko mas tumaas yung fuel nito. Ang dating fuel nito is, tingnan natin, meron ako ditong listahan, no? ng mga pinagbago niya. Yung sa nireview ko dati. Yan. Ang pinagbago is yung power niya. Naging 15 horsepower at 8,000 RPM. Then ang liters niya, tumaas din, naging 5.5 liters. Dati is 4.6 liters. Then, ang ano niya, ang power niya dati is 14.8. Bali mas lumakas siya, no? Mas bumilis. Then, ang bigat niya, mas bumigat daw to. Ang bigat niya is 125 kg. Then sa luma is 118 kg. Yun yung pinagbago nila sa specs, guys. Pero dun sa looks, yung sa harapan lang, sa panel, tsaka yung sa yan, sa gilid lang. Then yung sa likod, yung taillight. Yun yung mga pinagbago, no? Pero halos same pa rin sa itsura, eh. Pag naga niya, no? Yung baba, halos parehas lang din. Yung gulong parehas. Yun. Yung sa power niya naman, kanina drainave ko siya. Ang ganda ng power niya, no? Ang lakas. Then yung ano niya, yung shock niya, pag dumadaan ako sa humps, eh kala mo walang humps, hindi mo ramdam na bumabagsak yung motor. Yung parang pag dumaan ka sa humps, hindi mo mararamdaman na ganun, na dumadaan ka sa humps. Halos ang ganda ng shock niya, guys. Kasi bago pa, syempre pag bago pa ganyan. Pero masusubukan natin ito pag tumagal-tagal, no? Pag nag 1,000 km siguro, tsaka pag na-break in na, magbabago pa naman yung takbo nito, guys. Pero all in all ngayon is talagang quality siya. Talagang masasabi kong napakaganda ng takbo niya. Kasi ako nasanay ako sa Honda Click, eh. Yung Honda Click ko, iba yung takbo niya din sa takbo ng Aerox natin na 2021. Pati yung Aerox S, siguro kasi matagal na rin siguro yung, kasi ang una kong nagamit talaga ng motor is na scooter is Aerox S, yung sa kay Boss Rico. Yan, kay Boss Rico yung Aerox S niya. Yan yung una kong nagamit na Aerox na scooter. Then yung takbo niya is magkaiba sila yung takbo. Siguro mas magaan lang, ayun ko, mas nagagaanan ako, eh. O pares, kasi mabigat yung Honda Click ko, no? Ewan ko, mabigat siya pag naka-steady lang, eh. Pero pag umandar, magaan na siya. Pero ito, kahit naka-stop siya, mas magaan lang. Kaya, siguro, ang masasabi ko ito overall, is maganda talaga siya. Quality talaga. Napakaganda ng takbuhan niya. Siguro, alagaan lang muna siya sa mga langis. Pag may naramdaman ka, syempre pa-check up mo, no? Para maging quality pa rin takbo niya pag tagal ng panahon. Yun, guys, ito lang yung masasabi ko sa motor na to, dahil ngayon ko pa lang din naman siya na drive, pero sobrang sulit niya for the first sa unang subok, sa unang try mo i-drive. Ang ganda niya. Yun, guys, sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe kayo. Then huwag niyong kalimutan mag like, comment, and share, no? Para maging updated kayo sa mga upcoming videos natin. Yun, guys, thank you and God bless. Ride safe, guys.